Magandang araw mga kapatid. Ngayong araw po ito ay may sasagutin tayong katanungan at madalas na katanungan sa mga group sa Facebook tungkol sa sasakyan mga kapatid. So kasi ang madalas na katanungan ay ano daw ba ang magandang brand ng engine oil? So sabi ko, maraming klase ng engine oil, maraming klaseng brand ng engine oil ang magaganda. Sobrang dami sa panahon ngayon, napakarami na. Ang aking opinion, ang magandang sanang tanong ay ano bang spec ng engine oil ang dapat gamitin sa aking sasakyan, sa aking makina. So ngayon, meron tayong ipapakitang based sa manual kung ano yung specs na magandang engine oil na pwedeng gamitin sa ating sasakyan mga kapatid. So kasi pagka sinabing engine oil, syempre sa sasakyan yan, sa makina yan na ilalagay. Kaya pag sinabing makina, kailangan alagaan natin ng mabuti ang ating makina para hindi ito mag-breakdown mga kapatid. Dahil kapag nag-breakdown ang ating engine o kumatok ang ating engine mga kapatid, malaking gastos. Cylinder head pa lang, malaking gastos na. Ano pa kaya pag buong baba yung makina? Pag sinabing cylinder head, madalas dyan ay top overhaul ang ginagawa. Baklas yung cylinder head, ipapamachine shop, malaking gastos na yan. Ano pa kaya kapag ka ang ginawa ay general overhaul o binaba yung buong makina? So ngayon, tatanungin natin, sasagutin natin ang tanong na ano ang spec na engine oil na maganda sa aking makina. Sa dami ng brand ngayon mga kapatid, may, sabihin ko na, may Castrol, may Motul, may Valvoline, may Helix, Shell Helix, mapakaraming magagandang klaseng engine oil. Pero bago yan mga kapatid, bigyan ko kayo ng magandang kwento. Si A, halimbawa si A tsaka si B. Si A, gumagamit siya ng magandang engine oil. Si B, gumagamit siya ng mumurahing engine oil. Si A, bumibili siya ng mamahaling engine oil, pero nag-change oil siya, lumalampas siya sa periodic maintenance. Halimbawa, bumibili siya ng fully synthetic engine oil, pero ang change oil ng ang pagpapalit ng engine oil niya is umabot siya ng 15,000. Hindi siya sumusunod sa interval ng change oil. Pero si mineral oil, si B, gumagamit siya ng mumurahing engine oil, pero halimbawa, gumagamit siya ng mumurahing engine oil o mineral engine oil, regular engine oil, pero sumusunod siya or before na mag-PMS ay nagpapalit siya ng engine oil. Halimbawa kasi si mineral oil ay every 5,000 kilometers ang change oil. Pero si B, before mag 5,000 kilometer o 4,000 kilometer pa lang nare-reach ng kanyang sasakyan, ay nag-change oil na agad siya. Sa tingin ninyo, ano kaya ang mas tatagal ang makina? Siyempre, di ba si B? Kasi, kahit anong ganda ng engine oil mo mga kapatid na ginagamit sa iyong makina, pero hindi ka sumusunod sa tamang periodic maintenance service ng iyong sasakyan, useless mga kapatid. So, kahit anong ganda ng iyong ginagamit na langis sa iyong makina, useless yan kapag hindi mo susundin ang periodic maintenance ng iyong sasakyan. Si fully synthetic mga kapatid, ang sinasabi nila is every 10,000 kilometers ang kanyang interval. Si mineral engine oil ay every 5,000 kilometer ang kanyang interval. So para sagutin, anong magandang specs ng engine oil ang inyong gagamitin sa inyong makina, based tayo sa manual mga kapatid. So ito. So dito, ayan, babasa din kasi kayo ng owner's manual mga kapatid. Para at least ano kayo, aware kayo. Ayan. So recommended engine oil viscosity. Pag sinabing viscosity ay yung lapot, yung labnaw ng inyong engine oil na gagamitin. So ito, select engine oil of the proper SAE viscosity number according to the atmospheric temperature. So ideal sa atin ba ano ang atmospheric temperature, nasa 24 to 35 ganun. Oh, ayan, sige sabihin natin 35. Kasi ano tayo, tropical country tayo mga kapatid. So titingin ka dito, ayan, SAE 20W40, 20W50, pasok pa rin siya kasi, oh, ayan, 50 degrees. Huwag sa negative kasi mga nagwi-winter yan, mga cold, ano yan, country, mga nagwi-winter ang kanilang bansa. So dito tayo, ayan, tropical country. So kung mapapansin ninyo mga kapatid, lahat naman pwede, hanggang dito sa SAE 0W20, hanggang dito pasok siya. Pwede siyang gamitin. Kaya kung magfo-fully synthetic ka dito sa bansang Pilipinas, ay okay lang mga kapatid. So pasok naman siya lahat. Wala tayong problema diyan. Ang magiging problema mo lang diyan kung kailan ka mag-change oil.
So pag fully synthetic mga kapatid, tatandaan nyo every 10,000 ng interval, huwag nyo na paabutin ng 10,000. At least mga 9,000, i-round off na ninyo. Isama nyo na yung traffic sa Pilipinas kasi notorious ang traffic sa atin mga kapatid. Kasi pag traffic mga kapatid, umaandar din yung makina. Naka-idle siya. Kaya ideal dapat, huwag nyo na paabutin ng 10,000 km. At least mga 9,000 km, pa-change oil na kayo. Huwag nyo na paabutin ng 10. Kung mineral oil, 4,000 km, mag-change oil na rin kayo. So yan, no question tayo dito kasi any specific naman pasok sa ating temperature, atmospheric temperature, ayan. 20W 20W40 20W50 15W40 15W50 10W30 10W40 10W50 0W20 pasok siya. Ayan, hanggang 5W40 pasok siya sa ating atmospheric temperature. Magkakatalo na lang mga kapatid, paano mo i-interval yung change oil ng iyong makina. Ayan, so wala tayong magiging problema dun lang sa interval mga kapatid. So ay mga kapatid, sana natasagot ko ang inyong katanungan, pero dagdagan na rin natin ng konting kaalaman. Ano ang magandang brand? Yan, bigyan ko na kayo. Para sa akin mga kapatid, hindi ako nagpa-flag ng mga brand ng engine oil. Kahit ano yan, maganda yan, walang problema dyan. Kahit yung pinakamurang engine oil, okay yan para sa akin. Ang pinaka-okay para sa akin na gawin ninyo, isundin ninyo yung tamang interval ng pag-change oil sa inyong makina. Ngayon, confused kayo, hindi nyo kasi alam kung ano ang dapat gamitin. Mas maganda, gumamit na lang kayo ng genuine engine oil mga kapatid. Punta kayo sa nearest authorized dealership ng inyong sasakyan. Kung sa Mitsubishi, bili kayo ng genuine engine oil. Mineral man yan o fully synthetic, merong available yan. Gumamit kayo ng genuine engine oil para hindi na kayo mag-agam-agam o maging kampante kayo sa inyong gagamiting engine oil mga kapatid. O kaya consult kayo sa inyong trusted mechanic. Ayan, sa mga hindi pa po subscriber, subscribe kayo. Ayan, thank you very much po. At sa mga Facebook page follower ko po, maraming salamat po sa inyo. Spread natin yung gantong kaalaman. Tatandaan nyo mga kapatid, lamang ang may alam. Thank you very much and God bless po.